Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is may dalawa tayong product na pagkukumpirin o paglalabanin. So kung gusto niyo malaman ko ano yung dalawang product na yun, just keep on watching. For anything else, subscribe ka naman sa channel ko para lagi kang updated kapag may bago akong uploads. Ito yung dalawang product, guys. So, parehas silang concealer. So, on my right hand, ito si NARS. This is the NARS Creamy Radiant Concealer. And on my other hand is the Maybelline Fit Me Concealer. So, itong NARS, guys, ito yung parang mas high-end. So, high-end naman talaga siya. Maharlika siya. And ito naman on the drugstore side. Naririnig ko kasi na dupe daw sila. So, dupe daw to nitong si NARS. So, gusto kong malaman kung totoo ba yung mga haka-haka na yon. So, ang concealer, guys, ito talaga yung talaga product na hindi ko kayang mawala sa buhay ko. Kasi nakikita nyo naman, ang dami kong mga acne marks, ang daming kong kailangan takpan, lalo na tong dark under eyes ko. So, kailangan ko talaga ng concealer. Okay lang sa akin kahit walang okay lang sa akin kahit walang foundation. Basta may concealer, guys, kumpleto na ang buhay ko. So, kailangan ko talaga siya dahil sobrang itim ng under eyes ko. Hindi ko alam kung bakit siya maitim. Tingnan niyo naman. See? Kahit matulog ako ng 8 hours, hindi talaga siya nawawala. So, best friend ko na yan. So, sa packaging, guys, so makikita nyo, very similar lang sila. Hindi sila nagkakalayo. And makikita nyo, parang mas darker yung shade nito. Kasi I think nabili ko to is medyo darker pa yung skin tone ko noon. Kasi medyo nag-light na skin tone ko ngayon. So sabihin ko sa inyo kung ano yung mga product na ginagamit ko on my next video. Kaya abangan nyo yun, guys. So mas matte lang yung takip nitong si NARS. And shiny naman tong si Maybelline. And mas payat lang yung packaging nitong si Maybelline kaysa kay NARS. And mapapansin nyo naman na mas higher feel or mas high-end yung feel nitong si NARS. So, itong si Maybelline, guys, is kung mapapansin nyo, mas payat siya pero mas maraming laman ito. Ito is 6.8 and ito naman is 6.2 ml. In the NARS, I'm in the shade Custard. Samantalang naman tong si Maybelline Fit Me is I'm on the shade number 25 medium. So based naman, guys, sa applicator nila. So yung applicator nila is very similar lang din. Para lang siyang applicator ng lip gloss and mas mataba lang ng onti si NARS. Ayan. And parang mas marami yung bristles ni NARS kaysa kay Maybelline. Based naman, guys, sa price point nila is, alam naman natin na high-end tong si NARS, so mas mahal siya. And nabili ko to sa Greenbelt, and this one nabili ko to sa SM Department Store. So, kung tatanungin nyo yung price point nila, triple or hindi lang triple. Tripleng-triple yung ano nila, presyo nila. So, ito is 1,000 plus. I don't remember na the price. But this one is I got for 144 pesos. So, guys, let's start. So, on my right side of my face, I will be using this NARS. And on the left side of my face, I will be using this Maybelline Fit Me. So, we'll see kung talagang totoong haka-haka na dupe daw ni NARS si Maybelline. O, dupe ni Maybelline si NARS. Ay, so, okay, guys. So, wala akong kahit na ano sa mukha ko. Meron lang akong kilay and then nag-lip tint lang ako. Ayoko na maglagay ng kung ano-ano kasi ayaw kong ma-disturb yung aking concealer. So, gusto ko makita nyo talaga kung ano yung nagagawa nila and kung ano yung difference nilang dalawa. So, let's start. So, dito sa right side of my face, gagamitin ko itong si NARS. And dito naman sa left side, gagamitin ko si Maybelline. So, ganyan lang ako maglagay, guys. Gusto ko unti-unti lang kaysa naman maparami siya kaagad. And pag masyadong makapal, yun yung reason kaya siya nag-crease. Dahil nga dry skin ako and masyado akong maraming lines sa aking
under eyes. So, ayoko silang mag-crease later on. Kung muna gamit ang aking daliri. Kasi, mas feel ko yun, guys. Kasi, feeling ko, mas nabiblend siya ng maayos. And then, mamaya, I'm gonna use sponge. Para mas plakak yung concealer. So, dito sa NARS, guys, very thick ng kanyang consistency. And, mapapansin nyo na unti-unti nyo na natatanggal ang aking dark under eyes. But, we will see after kapag nag-set na siya. Guys, after na blend ko na sila gamit ng aking daliri. So, i-blend ko naman sila gamit naman ng sponge. So, sa pag-blend, guys, wala naman ako nakita ng problema sa kanila. Mas nahirapan na ako mag-blend dito sa NARS kasi mas thick yung formula niya. Okay, guys. So, tapos ko na silang i-blend. Kung nakita nyo kanina, may maitim ako talagang acne marks dito. And, na-cover siya ng Fit Me Maybelline. Yes, guys. See? Na-cover talaga niya. And ang smooth ng finish nito kaysa itong C-NARS, parang mas mukhang patchy and parang mas halatang naka-concealer ako. And bridge, guys, napapansin ko na parang wala silang pinagkaiba. And parang medium coverage silang parehas. And super na-impress ako dito kay Maybelline. Syempre, biruin nyo sa price niya ng 199 pesos. Is na-cover niya yung mga gusto kong i-cover. Kaya guys, favorite ko talaga itong si Fit Me. But then again, si NARS, okay naman siya. I did a good job. But then again, parang mas sticky siya. And parang mas mukhang patchy siya sa dark under eyes ko. And as you can see, ayan o. Mas lumalabas yung lines ko dito kay NARS kaysa dito kay Maybelline. And guys, sa feel naman, mas light yung feel ko dito kay Maybelline. And parang wala lang. Parang hindi ko feel na naglagay ako ng concealer or whatsoever. And then, mas smooth yung finish niya. And very forgiving siya, guys, sa dark under eyes ko. See? No, guys, kung iset ko pa to dahil nga dry skin ako, baka mag-crease lang sila or magmukhang patchy or mag-cake lang sila later on. Pero, itatry ko silang iset. O, pero konti lang, guys. So, I'm gonna use this powder. Kaya na mag-guess kung ano tong powder na to. But, iset ko lang siya ng onteng-onte. Very, very light lang. Guys, naset ko na sila with powder. So, on the right side, ito si NARS. And on the left side, ito naman si Maybelline Fit Me. So, as you can see, guys, parang wala silang pinagkaiba. On the coverage, guys, coverage-wise, parehas na parehas sila. And sa finish naman, guys, mas napapansin ko, mas smooth yung finish nitong si Maybelline kaysa dito kay NARS. Kasi nga, itong si NARS, guys, super creamy and thick ng kanyang consistency, yung formula niya, guys. Kaya, feeling ko, mas namumuo siya sa mga lines ko. And parang patchy-patchy yung kanyang finish. But then, ito si Maybelline Fit Me naman, guys. Wala lang. Parang ang flawless lang niya sa under eyes. And super light siya. Hindi ko na-feel na parang may malagkit or mahigpit? At yun. Mahigpit sa aking under eyes. And, as you can see, guys, parang wala talaga silang pinagkaiba. And, nanotice ko lang na, syempre, nagset ako ng powder. Sumisiksik sa mga lines ko, yung concealer. Kaya, I need to dump it again. Ganyanin ko siya again, guys. Para, magsiksik siya doon sa mga lines ko. Kasi, mas mukhang patchy siya tingnan. Diba, guys? So, sa price point, guys, super cheaper, very affordable, and very accessible tong si Maybelline Fit Me. Kahit sa ang Watsons, Mercury Drug? Meron ba na sa Mercury Drug? Department store, makikita nyo si Maybelline. But, ito namang si NARS, guys, makikita nyo lang siya online. Or, minsan,
kailangan nyo pang pumunta ng Manila, Greenbelt, or kahit saan sa Rustans para lang makita nyo yung mga ibang high-end. And then, mahal nga siya, guys. So, hindi ko alam kung mag-purchase pa ako. Purchase pa ako ulit nitong si Nars. Kasi hindi ko alam kung kaya ko pa siya ulit i-purchase. And yun lang, guys. So, I hope na nakatulong tong video na to. And hindi ko ginawa tong video na to para magmayabang na meron akong high-end concealer. Kasi nga, guys, isa lang yun. So, sana maulit pa, diba? Sana may iba pa akong magbiling high-end para ma-compare ko sila sa kung anong merong drugstore product ako dito. So, I hope, guys, na nakatulong tong video na to. And please subscribe to my channel and comment down below kung ano yung mga gusto nyong video na makita dito sa channel ko. And yeah, so thank you guys. Thank you so much for watching, guys. Bye.